Hello, what's up guys? Archery Pineda ay nagbabalik na naman sa para sa panibagong YouTube video. So guys, sa video ito, magbabike check tayo ng panibagong extreme mountain bike na Extreme Falcon. Ayan, so napakaganda ng bike na to guys. Ayan, oh, nasa likuran natin. Oh. So excited na ako i-bike check to. Pero yung bago yun guys, marami pa silang binibenta mga bike. Ayan, oh. So may road bike, may mountain bike, may downhill bike. Ayan. Pero sa video ito guys, mountain bike muna tayo. Ayan. So wala na tayong intro guys. Diretso tayo sa bike check video ng Extreme Falcon mountain bike. Guys, so kita nyo naman, napakaganda ng mountain bike na ibabike check natin ngayon, ang Extreme Falcon 27.5. So simulan natin ang bike check sa kanyang frame. Ayan, kung makikita ninyo guys, ang frame natin ay matte black. Ayan, hindi yan science, hindi yan English, yan ay matte black. Ayan, at kita mo naman, napakakinis. So smooth welding tayo. Ayan, wala kang makikita ang bakas ng pagkaka-welding. Ayan, oh. At dito dahil meron tayong internal cabling. Ayan, so ilan yan? Dalawa. Meron pa sa kabilang isa. Ayan guys. At dito sa kanyang top tube, meron tayo ditong water sticker or water decals yata ang tawag dito. Ayan, no? Parang merong buklik-buklik na red lining hanggang dun sa pinakadulo. At sa may pinakaibabaw ng top tube, nakikita natin ang brand model na or sulat na Falcon na kulay blue yata to guys. Pag kinapa mo to, para siyang decals. At syempre, hindi mo mawala ang Extreme Innovation Technology Design. So, ginapitan niya syempre ng teknolohiya. Ayan, no? At dito sa kanyang down tube, guys, makikita natin ang brand na Extreme. So, pag kinapa mo yan, so water sticker din yan. Ang shape nito nga palang down tube natin, guys, ay four-sided shape. Kung hindi ako nagkakamali. At dito dumaan, yung kable ng preno sa ilalim ng down tube. At dito tayo sa kanyang seat tube, may makikita tayo dyang super light. Ito nga pala ay made of alloy na 6061. Kung hindi ako nagkakamali guys, pakitama na lang ako kung mali. At ito daw ay design from Germany. So yan, no, Germany pa nanggaling ang ating Extreme. At dito sa may bandang baba, ayan, madaming uod ng pagkaka-welding. At dito sa kanyang chainstay, meron tayong makikitang bridge. Ayan, may bridge dyan. Walang ilog dyan, ha, guys. Ha? At dito sa isa chainstay, may makikita tayo ditong first 27.5. At ito, yung kable ng kanyang RD. Ayan, so mga may ilog mag-gitara dyan, ayan, no? Pwede nyong kalabit-kalabitin to. Di ba, alin yung kalabitin niya, wag lang ibang, ha, di ba? Wag kayong mga kalabit ng iba, okay? At dito may dugtungan, no? Nakikita nyo. Doon may dugtungan din, guys. Dito sa seat stay, merong ingenuity to create top aluminum alloy product. Ang haba niya guys, hindi ko maintindihan kung ano yan. Ayan, no? At syempre, dito tayo sa pinaka top tube niya. Ang top tube niya guys ay tapered na integrated ball bearing. Ayan guys, so may nakasulat na tapered head tube. At syempre, may makikita tayo sa harapan na logo ng Extreme. Ayan, no? Ganun din, water sticker din yan guys. Ayan. Dito tayo sa kanyang fork. Ang fork niya guys ay may manual lockout. Then dito sa kabila meron tayong preload. Alloy ang kanyang crown. Ayan, alloy yan. At 100mm ang travel ng kanyang stanchion. Alloy, magnesium alloy din ang kanyang arc. Pati na tong lower niya guys. At gawa yan ng Extreme. Ayan, no? Dito tayo sa kanyang hubs.
Ang hubs niya ay, tingnan natin kung may tatak yung hubs. Ayun, walang tatak yung hubs natin. Kaya guys, tatatakan natin yan. Nantatakbuhin. Ayan, no? Ay, meron pala guys. Ayun, kwando. So, ang hubs natin ay kwando. So, kwando, kwando, kwando yan. At bilangin natin ang holes. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. So, 32 holes ang ating kwando hubs na aluminum na. Ayan, na na-quick release. Ayan, makikita niyo kwando. Mapapakanta ng kwando, kwando, kwando. At ang kanyang rims ay gawa ng Extreme. Ayan, Extreme. Hindi yan yung Magic Sing, ha? Extreme. Bike yan, bike. Na double wall, alloy, alloy na yan. At ang gulong natin ay gawa ng 60 Jack Rabbit. So, kay Jack yan na may alagang rabbit. Ayan. At syempre, ang sukat niya ay 27.5 by 2.10. Ayan, no? At dun tayo sa kabila. Syempre, syempre din. Sa malamang at sa malamang, kwando din ang kanyang hubs. Ayun, no? Kwando, kwando, kwando. At bilangin natin ang holes. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. 32 holes ang ating kwando hubs alloy sa likod. At ang kanyang rims ay gawa ni Extreme na double wall alloy. At ang gulong ay CST Jack Rabbit. Gulong yan ni Jack na may alagang rabbit. Na ang size ay, nasa na ang size niya? Nakalimutan ko na guys. Nakalimutan ko na. Nawala na. Ayun, 27.5 by 2.10. Ayan. At dito tayo sa kanyang cogs. Ayan. So, ang cogs natin guys ay bilangin natin. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo, siyam, sampu, lumisa, labing dalawa. So, labing dalawa yung ating hubs na ilan teeth? 11 to 50 teeth guys. Ayan, 11 to 50 teeth ang ating cogs na gawa yan ni, tingnan natin kung sino ang gumawa. S-Ride. So, S-Ride ang ating cogs, S-Ride. Ayan. So, kung S-Ride ang cogs natin, ang RD natin ay syempre S-Ride din. Ayan, no? S-Ride. Ayan. At ang chain natin ay nakalagay ay 12 speed. Ayan, may nakalagay na 12 speed ang ating chain. So, wala akong makitang tatak na ating chain. So, tatakbuhin yan, tatakbuhin. Pero mo 12 speed yan, 12 speed. At dito sa kanyang crankset, guys, ang crankset natin ay hollow tech. Ayan, hollow tech na, oh. Ayan, may butas dito, may lagusan dyan. Nagawa ng Pro Wheel Mel. Ayan, yung Pro Wheel Mel yata. At kung ako nagkakamali, guys, 170 mm yung kanyang crank are made of alloy. At ang kanyang chain ring ay narrow wide, 34 teeth. Kung hindi ako nagkakamali guys, ayan, 34 teeth yan. Dito nga pala guys, nakalimutan ko sabihin. Dito lalabas yung kable ng RD. Ah, ng FD pala guys, FD. So, pwede rin dito. Ayan. So, pwede kang mamili dito or dito. Mamimili ka na lang sa dalawa kung saan mo gustong palabasin yung FD. Tapos, dito lumabas yung kable ng preno. Ayan, ito yung preno. At ito yung RD. Ayan. So, dito, pwede mo rin palabasin dito yung kable ng FD papunta rito sa may stopper dito. Ayan, stopper. Ngayon, kung gusto mo ng internal, dito yan. At dito mo ipapapasukin. Ayan, dito mo papapasukin. Ayan, dyan. Dyan mo papapasukin. Tapos, doon mo palalabasin. Yan, no? Diba? So, pwedeng labas-pasok lang yan. So, naka-internal ang ating frame. At dito tayo sa kanyang seat clamp. Seat clamp niya ay alloy. At ang seat post niya ay gawa ng Extreme 1. 31.6 yata to guys, kung doon ko nagkakamali. At ito ang kanyang pedal, guys. So, naka-sealed pa. Gawa ng Welgo. So, palagay ko naka-sealed bearing na to guys. Hindi natin makita yung naka-sealed. At made of alloy ang ating seat post. At itong kanyang upuan, guys, gawa ng XT. Ayan, may butas dito. So, labasan na lang yan ang ihi mo pag maliglolong ride ka kasi maiiwanan ka pag pumarada ka pa at umihi. At dito, ayan, may hiwa rito. May kanal. So, labasan naman ang utot yan. Ano? At may kahabaan na to. May kabahaan na. Ayan, no? Ingat ka, baka matusokan yan. Malambot yung ating foam. At malapad yung pisngi dito. So, suk na suk ang puwit mo rito. Yan, hindi ka mahuhulog dyan. At dito tayo ngayon sa kanyang handlebar.
So makikita mo guys, ang handlebar natin ay 730. Kung nagkakamali, 730 ang haba ng ating handlebar. Nagawa yan ng Extreme. Ayan, made of alloy yan, 730. At itong kanyang stem ay gawa pa rin ni Extreme na 80 millimeter na made of alloy pa rin. At ang kanyang headset ay gawa ni Neko. Ayan, no? Kanyang Neko, pati yung dust cover. At ito, ngayon lang ako nakakita guys ng spacer na may tatak, ano, extreme, extreme, extreme. So, dalawang 1 cm at isang 1/2 cm. Ayan. At dito tayo ngayon sa kanyang grip. Ayan guys, ito, ang sarap ng hawakan ng grip. Hindi malagkit, hindi matigas, hindi makapal. So, ayan, tamang-tama lang para sa akin to. Ayan, hindi siya, ayan, oh, sarap, sarap. Tapos, mayroong lock. Aluminum to, aluminum. Tapos may end cap tayo na plastic. Ayan. At ang ating hydraulic brakes na gawa ng Shimano. Kung hindi ako nagkakamali guys, MT200 ang ating preno na Shimano. At ang ating shifter ay S-Ride. S-Ride na 12-speed. Ayan. Kung hindi ako nagkakamali na guys. Siyempre, sa kabila, wala kang makikita kasi naka-1-by tayo. At dito, Shimano MT200 na hydraulic brakes. Ayan. So, punta tayo sa kanyang preno. Ito guys, ang kanyang brake caliper. Oh. So, syempre, gawa pa rin na yan ng Shimano MT200 na ang rotor niya ay 160 mm na wala kumakitang tatak. Ayan. So, tatatakan natin yan ng tatakbuhin. At dito sa kabila, ayun guys, nakalimutan ko. Naka-post mount nga pala ang ating brake caliper dito sa may tinidor. At dito, ayan, naka-post mount din ang Shimano MT200 caliper at 160 mm na rotor. Ayan. At ito yung kabilang side. Ayan. Ang crank arm natin ay 170 mm. Gawa yan ng Pro Wheel. At may cover doon na parang shuriken. No? Naka-cover doon. Ayan. So, palagay ko wala na tayo nakakalimutan guys. Isang sulyap ulit sa ating napakagandang Extreme Falcon na mountain bike. Ayan o. Oh. So, ayan ang ating bike check video guys ng Extreme Falcon 27.5 na naka-group set ng S-Ride at hydraulics brake na Shimano MT200. Sa mga magtatanong ng price, makipag-ugnayan na lang sa Hicks Enterprises, Sandili. Ilalagay ko sa description guys yung kanilang contact number at address, pati na rin ang kanilang Google Maps sa mga gustong mag-avail ng bike. Makipag-ugnayan na lang kayo ng direkta sa kanila. Ayan. So, napakaraming bike dito na pwede niyong pagpilian, guys. So, ayan, oh. So, may mountain bike ulit, may road bike, may downhill, may kiddie bike, etc. Ayan. So, hanggang dyan na lang, guys. Maraming salamat sa panonood. Kita-kits tayo sa susunod. Huwag kalimutan pindutin ang like at mag-comment na rin kayo, guys, kung ano masasabi ninyo dito sa ating bike check na Extreme Falcon. At huwag kalimutan pindutin ang subscribe button para ma-notify kayo sa mga susunod natin na bike check video. So hanggang dyan na lang guys. Maraming salamat sa panonood. Bye-bye. Babush. Ayun o, Hicks Enterprise tayo. Ayan.